Oke, what's up? Wah, gimana? Subuh kang kong mahay damage yung dragon dito sa aking ward. Nasa ward na ako ng 6 at ER 46. Then, gumamit ako ng 40 resonance, dalawang pyro. Then, additional damage kung nag-cooldown ng aking kan. Tartalia. Wala nyo naman pang Q at E lang siya. Then, gagamit tayo ng Pubep. Pero bago nyan, papakita ko muna yung aking artifact. Yan. Ang artifact ko is elemental. Then, elemental burst. Mapapalitan ko din to ng hydro. Pero, wala pa ako nakikita. Pero, as now is butaw-butaw pa siya. Tignan nyo, physical pa yung kanya. Flower. Then, yan. Ang plano kong build sa kanya is lagyan ng elemental mastery sa substats niya. If may makuha ko ng main stat na elemental mastery tapos maganda yung substance, ilalagay ko din siya. Pero the main point ko yung the main stats na tinatawag is ito yung main stats mo. Gusto ko dito na sa 100 plus yung 100 plus crit damage. Okay na itong 42 crit rate. Ngayon mga problema lang ako crit damage. Tapos problema ko din ng energy recharge. So hindi pa siya maganda. Kay Ningwang 12, kinikita niya naman crit rate. So pasok siya kapag gumamit ako ng tawag dito food bap na sa crit 10%. Tapos Shingling for additional damages. Kasi gagamit ako ng kone, tawag dito. Ayan si Bennett healing. Oh, headgear. Where did that come from? And para mabilis siya magkwent. This place dito is pretty dead. Recharge. By which I mean, there's nothing to kill. Si Shingling kasi pwede kong gamitin si Bumba para ma-distract yung aso. Okay, gag. Sana mayro pa akong water. Oh, expire. Okay. Expire na pala 'yon. So, iinom tayo ng ganito. Ito kasi yung frog, ito yung frog. Mahirap manghuli ng frog. Ito paro-paro. Kapag dumadaan ka sa world mo is may makikita kang paro-paro. Siya to. Ito mas malaki. Tapos itong jade. Ito sana gagamitin ko kaso nga lang mababa ang aking crit damage. Para siyang nagbabag, kaya ito lang. 372 320, additional by attack and crit rate 10%. Madadagdagan yung attack mo pero yung crit rate 12%. So baka magbag siya, hindi siya pantay. So ayan, subukan na natin. Oops. Sa pyro kasi ang damage ko is nasa 90 plus. Pag gumamit ng jade saka oil na water. So gagamitin natin si Ningwang. Ayan. Medyo elite pa yung damage niya. Oops. Hindi ko malang nagamit yung SS niya. Pari dyan lang tayo. Tinatuloy ba? Adventure time. Aparador. Swap. Ayan. Charge. Then charge. Adventure time. Donkey.
na lang tayo. Ayan. Tapos. Ayan. Ngayon, gagawin natin yung distract. Gamitin natin si Ning Wang. Malikot kasi siya, hindi siya pwede. Kailangan hindi siya i-timing yung second stage niya. Yung parang siyang hihinto. Ayan, tatakbo na yan. Kung Ning Wang gamit nyo, madali siyang i-hit na ganito. Ganyan nila siya para doon. Or, itapat nyo lang si Ning Wang. Kabay charge. Ayan. Chipping damage. Oops. Okay, bubuga na. Charge. Charge lang yung malakas sa akin. Pinapataas ko yung normal na kasi additional charge. Yung kasi yung kailangan yung Ning Wang eh. Kasi nagbabato siya ng J. Kailangan pataas yung normal niya. Para siyang fan na ang tawag dito. A DPS kung buwan. A DPS sa single arrow. Parang ganun. Pag normal pinapataas mo. Tapos order po tayo Xingling. Ayan. Oh, 88. Ayan. Okay na yun, 88. Siyempre boss, kapag yung mga elite boss niya, tinatawag na elite boss, yung mga elite boss is mga ganito. Sa pyro kasi ang damage ko is 90. Siyempre water, advantage siya, water sa pyro. Pero kapag kinana ko yung ice, kailangan kasi paglabanin mo yung kwan eh, tawag dito. Pag trinigger ko naman to, nasa 80 siya kahit gumamit siya ng buff. Siyempre ice din to. Kailangan mo kasing gun eh, ang taon dito, painitin yung ice para mag-melt siya. Melt siya. Pero dito sa kwan, dito sa fire, ang labas niyan is vaporize yata yun, vaporize. Ayan. So, ito ipapakita ko sa inyo, paano kumuha ng sa mga talent niyo. Ayan, para makakuha kayo ng mga ganito, pero random siya. Pero nasa 90% na makakuha ka ng guarantee na para sa talent. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang siya. Antay mo magsalita yung character. Di ba si Bennett, sasabi niya, Adventure Team? Sabi niya, saka mo palang i-click. Yung isa, yun. Saka mo siya i-click. Ayan. Ganun ang gagawin mo. Bali dalawa kasi yan eh. Yung isa is anong tawag dito? Emotional script siya. Parang emotional na kunay na emotional yung parang kun siya. Yung iba yung ginagawa niya, katulad si Kitching, nilalabas yung libro. Tapos yung isa magsasalita. Pero mas maganda yung character na ilalabas mo. Yung naririnig mo yung character voice niya. Saka mo click. Itong nakukuha mo dito, kaliwali na yan. Kaliwali. Pabayaan mo na yan. Pabayaan mo na. Hayaan mo na yan. Huwag mo na isipin yan. Ang isipin mo, ito. Bonus na lang kapag makakuha ka ng ganito. 5 na ata yung ganito. Ha? Serve pa naman. Dapat pang claymore. Pero kapag iniipon ko to, baka sakaling maglabas ni Mahoyo ng bagong weapon na pang sword, marami ako magagamit. Kasi hindi naman ako ganong sword user na pinapagamit kasi meron dragon spine na weapon. Ayan.
Pero ito yung pinakahalaga. Ito pwede kay Kiching. Ito pero pwede kay Ningwang. Tapos ito sa archer, parang sa ganun, sa mga archer. Ayan. Okay. Ayan lang. So sana may nakuha kayong tip sa ginawa ko. Hindi ko naman pinapa-showcase si Tartaglia. Sinubukan ko lang. Then the main point is sa pagkuha ng talent. Nasa World 46 na ako. Ay, World 46. World 6 and AR 46. Ayan. May pasok kayo sa akin Discord kung gusto niyo magpa-co-op. Tapos i-trigger natin yung co-op achievement, mga ganito. Yung co-op achievement kasi kailangan mo ng co-op din eh. Defeat pyro, defeat mga ganyan. For example, hindi ka pa ganong naglalaro ng Genshin Impact, gusto mo maglaro ng Genshin Impact, dito pasok ka sa akin Discord. I-PM mo lang ako kung gusto mong magkaroon ng achievement dito kasi sa co-op, or makakuha ng mga additional primo gem. Ito kasi yung pinaka basic eh, basic na para sa mga achievement. Ayan. So co-op na yan, co-op. Ito naman sa Dragon Spine pero wala na ngayon. Ayan, hindi ko siya nakuha sa 12 kasi hindi ko alam. Dahil siguro expire na eh, pero hindi ko alam kung magre-reset na yung additional 5, yung mga ganyan. Inis-is ako na rin yung mga location eh, pero ganun talaga. Meron yung lucky, meron din yung hindi. Ayan. 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 Okay. Mas gusto ko si Tartaglia sa mga free to play hero nang gamitin kasi hindi ako ganong bow user, pero ang ginagamit ko sa kanya is E at Q lang. Kita niya naman yung stats niya, nasa damage lang, pero yung mga artifact niya butaw, nasa puntalat sa mga HP. Ayun, no, 19, sayang no. Halo halo pa yan eh. Ayan. Tapos nagpataas sa akin damage is my support is Bennett. As you can see, meron akong C2 Bennett. Pag chinek mo yung C1 niya, is additional 20% attack base, then additional sa basics. So yun may pansa ni Bennett sa aking Tartaglia. So pwede kong gamitin si Kwan dito, Sucrose, para madagdagan yung elemental, then Dragon Tails ay yung kanay book. Pero hindi ko ginamit si Sucrose kasi elemental. Kasi low level pa lang siya eh. Pwede mo magamit si Sucrose kapag mataas na mga elemental mo para may pasa na yung elemental. Ayan. Pero kapag low level pa lang siya, ang magagamit mo sa kanya is weapon. Yung weapon na 3 ng Tails na additional damage. Ayan. Ayan. Yung increase by 48%. Ayan, napakadali. Kahit hindi mo na i-ups yan, kahit level 1 lang yan, basta rank 5. Okay na okay yan. Ayan. Elemental bonus damage yun. Pero mas power ako dito sa 8, dito sa 48. Ayan. Ayan. So yun. Free lang ako. Kung gusto nyo magpa-co-op, gusto nyo may matanong, pasok lang kayo sa Discord. Or hindi ko sinasabi yung anong tawag dito. Hindi ako pro sa Genshin Impact. I just helping the player yung gusto mong matuto. Ayan. Okay, i-off ko na to ka dahil i-open ko yung isa kong account. Meron kasi akong account ng mga dalawa eh. Ang ginagawa ko kasi is free to player lang ako. Ginagawa ko lang pag naubos na yung, for example, naubos na yung yan resin, syempre wala ka nang gagawin, then may naka-extra ka, tapos lalaroin ko siya mamayang gabi. So ga-open ko yung isa kong account na may primo gem din. So ganun na lang, hanggang doon na lang.